makakausap yung idol, si Michelle Lore Banaag. Okay. Idol, nirereklamo niya ang kanyang kinakasama tungkol sa pamimilit nito sa kanya na makipags kahit kapapanganak lang niya. At kung di siya papayag, ay hindi siya o sila bibigyan ng pagkain. Meron po tayong video, idol. Panoorin po natin. Sige. Oh, bakit pinilit ka ba? Anong ginawa mo? Oh, pinilit ka ba? Mag-master ka kahit hawa ko yung bata? At least, ang mas***t ako. Kahit natalsigan yung bata? Natalsigan bata. Asan nakita ko doon? Masyadong babaw ng dahilan. Masyadong mababaw? Anong mababaw doon? Huwag mong dahilan sa akin yan. Yun, tapos magre-reklamo. Kahit kasama pakiramdam ko, ano? Oh, magre-reklamo ka. Tapos pag hindi ako pumayag, anong gagawin mo? Oh, anong gagawin mo? Pumayag ka? Bakit? Wala kang ano, iiwan? Dapat lang, tatla? Ano bata, oy. Dapat lang yung ganun? Hindi nga kasi marunong rumespeto. Ang babaw ng rason. Masama yung pakiramdam. Gusto mo, gusto mo. Ang babaw ng magpatuloy po kayo, magpatuloy. Talaga? Talaga. Kahit may mga bata, naawa kami yung ano ko? Michelle. Ano sabi ng bata? Kahit ko nga to, ako na nga nag-a-adjust. Ano? Hindi 20 minutes ka, hindi mo mawakan yung anak mo. Awakan mo, papakita mo lang sa camera. Ay, nako. Kaya nga, ang kaibigan mo mismo nagsasabi, ginagamit mo yung bata eh. Ano po magpapadidi? Para po hindi po umiyak si baby. Tingin na lang po masahe para makaalis na kami. Para wala tayong pagtalunan. Teka muna, tekla, parang... Yes, idol. Siya po yung sa taga-kabilang station. Ah, siya yun? Yes, idol. Akala ko si Tekla, ano, gay. Apo, on screen po, gay siya. Meron silang program doon, na gay talaga siya, opo. Okay, pero meron siyang live-in partner. Yes, apo. Ulitin ko po, ano? Ako po ay pro-LGBT. Okay, pag nabanggit ko na gay siya, walang masama doon. Mm-hmm. Kasi pagkakakala ko, dahil sa kanyang papel, gay siya. Eh, pwede naman mga gay na may asawa. Mm-hmm. Maraming alam. Si OG Diaz, manager ko, meron siya mga anak. So, walang masama. Walang masama maging gay, basta't ilagay lang sa lugar. Wag lang kayong mag-syota, makipagrelasyon sa menor de edad, tulad ng mga nireklamo rito. Madam Michelle, magandang hapon. Hello po, magandang hapon. Ma'am, pinadala niyo kami ng video at kitang-kita naman talaga doon na nag-aaway kayo ni Tekla. Karamihan doon sa mga nasabi sa video, may kinalaman doon sa pamimilit niya makipag-syota niyo kahit ayaw niya. Bakit to kayo, kumbaga, nag-aaway? Di ba dapat kung mag-asawa na kayo, live-in partner in this case, ba't di lang kayo magbigayan? But, ma'am, sorry ah, hindi sa kinakampiyan ko siya. Ba't di mo lang kasi siya pagbigyan? Kung halimbawa gusto niyang total, magkasintahan naman kayo. Sumapo yung pakiramdam ko. Halos kada hapon po, nilalagnat po ako, sumasumapo yung pakiramdam ko. Ang bigat po ng ulo ko. Hindi niyo po maintindihan, hindi niyo po marespeto yung ganung ano ko po. Kasi pina-injection na niyo po ako ng family planning kasi po hindi po niya mapigilan yung sarili niya. Gusto niya po kong galawin para po daw safety. Ito yung injection na niya po ako. Pag ayaw niyo po ma'am, pag tumatanggi kayo doon sa kagustuhan niya makipag-sayo agad-agad, ano pong nangyari? Ano pong ginagawa niya? Ano po, mumurahin niya po ako tapos ano, hindi na po siya kikibo, hindi po siya bibili ng pagkain kahit po nagugutom na yung mga pamangkin ko na nandito. Naghihiyakan po yung mga bata, nagugutom na, ganito pa niyan. Magmamakawa po sa kanya, bumili na siya ng pagkain. Aba, sasabihin po niya sa akin, bakit? Ganito ganyan, di ba ayaw? Ako, ganito ganyan. Ganun po yung ginagawa niya. Aalis po siya, pupunta po siya ngayon ito na magbablog po sila. O kaya magla-live na kita ko pong ganun sabay, nipiso po wala po kami pagkain dito. So kung ayaw niyo po makipags*** sa kanya, ginugutom niya po kayo, pati yung mga bata po nadadamay. May pamangkin po akong tatlo na iwan sa Tunggalo. Siya din po nagpapadala, tapos kapag hindi din po kumain, pati po yung tatlong bata doon, hindi din po niya pinapadalaan. Pati mga anak niyo po. Ilan po anak niyo, ma'am? Yung anak po niya, isa lang po yung anak niya sa akin, tapos may isa po siyang anak. Okay, so, pero yung anak po niya, sustain po niya. Kaya nga po, so anak niyo sa kanya, tapos anak niya sa previous relationship, plus tatlong pamangkin, lima. So, lahat po yung nasa poder ninyo? Yung tatlong bata po nasa Dunggalo po, nasa poder po niya yung kapatid ko po ngayon, asawa po niya, tsaka yung dalawa ko pong pamangkin. Hindi naman po dapat sila mapupunta dito. Si Tekla po mismo nagsabi na pumunta po yung kapatid ko dito para po matulungan ako mag-alaga kasi po hindi po siya yung nag-aalaga ng anak namin. Simula po pagising, minatupag niya lang po pag-vlog. Madalas niya po bang gawin to na kapag ayaw niyo makipag-s*** sa kanya, ginugutom niya po kayo, pati mga bata? Opo, kahit po sa harapan ng mga pamangkin ko ng kapatid ko, naririnig po nila pag humingi po ko ng pambili pagkain, sasabihin niya po sa akin, oh, gusto mo pambili pagkain, sige tara muna, ganun po ginagawa niya. O kaya po pag nasa kwarto po kami, sasabihin niya sa mga pamangkin ko, labas muna kayo doon, saglit lang. Pinapalis yung mga bata,
para mag kayo. Opo, minsan po, isang beses po na last week lang katabi ko po yung pamangkin ko, nanonood po sa cellphone na hawak po. Nagtakip lang po siya ng humor. Wala po magawa. Kailangan po magpadala sa mga pamangkin ko. Kahit po mas pakiramdam ko. Ganun po yung gusto niya. Bakit po siya nagkaganito, ma'am? Po, alam niya po kasi sa kanina kami nakasanduli. Sorry, ma'am, at sorry kay Tekla. Mamaya subukan natin siya kontakin. May bisyo ba ito? Wala po, wala na po. Wala siyang bisyo, okay, good. Trip wala lang niya po. Talaga. Uminto po siya last year. Last year pa siya uminto? Opo, last year po. Okay, mabuti naman. Now, paano ma'am kapag halimbawa, hindi ka nagkipag-s**t at hindi kanya binibigyan ng pagkain, so paano kayo nakakain ng anak niyo at mga pamangkin niyo? Hintayin po na ano, na bumalik po siya, tapos ang gagawin po niya, hawak ko po yung anak ko, natulog po sa dibdib ko, kukunin po niya. Magmamaster na lang po siya. Okay. Oh man. I don't believe I'm hearing this. Tapos medyo yung punawa ko yung anak ko, ulang ganyan. Inapadede ko po yung anak ko. Dumikit po siya sa akin. Tapos, inawakan niya po yung masalang parte ng katawang ko, tinatabi ko po siya. Sabi po niya, bakit makubos pa yan? Tapos inayaan mo na lang po siya. Hanggang sa nagmaster na lang po siya. Pati ko yung mukha ko sa akin, mukha lang anak namin na 4 months old, dinalisikal. Tapos tumawa lang po siya, nakala mo din mo ano. Sabi niya, sorry anak. Sabi ko lang, walang niya, pati anak ko dinalisikal. Tumatawa-tawa lang po siya. Sigurado kayo, tumigil na po siya sa kanyang dating masamang bisyo? Opo. Kasi yung mga gawain gano'n na magsasarili siya and then tapos papatalsikin niya doon sa bata at sa inyo, eh parang gawain niya ng mga taong wala sa tamang pag-iisip. Opo, pag nakaupo po yung mga pamangkin ko, sisilipin niya po yung basahilang parte ng katawan. Kala niya po biro, sabihin niya, ay kita bebe, karuting ko yan eh. Tapos kung paano niya po muramurahin yung mga pamangkin ko, sasabihin niya po na lumayas ka dito. Kasi po nagsiselo siya kasi malapit po sa akin yung mga pamangkin ko. Tapos pag hindi po umalis yung mga bata sa tabi ko, isusugsog niya po sa akin yung pamangkin ko. Hindi kayo magsama, kayo mag-divin, ganito ganyan. Tawagan nyo nga si Tekla, ano, Odette, kanina nakausap natin, may taping. Inaanyayahan po namin si Tekla. Ang tunay niyang pangalan si Romeo Librada, si Mr. Romeo Librada, a.k.a. Tekla, na kayo po ay magbigay ng inyong pahayag para maging fair naman po dito sa inyo. Kayo po ay papayagan namin magsabi ng inyong pong panig. Pagkatapos po ninyong taping, pwede kayong tumawag dito or pwede pong bukas, magsalita po kayo, magbigay po kayo ng inyong reaksyon. Tawagan mo si Attorney Garrett. Odette, tingnan natin kung anong kaso ba dito na pwedeng isampa just in case kay Tekla. Marami sa mga netizens na nagsabi hindi sila makapaniwala. Well, makikita naman doon sa video. Kayo na hong bahala magbigay ng komento. Ako ayoko magsalita. Pero nandiyan naman yung video para kayo na hong maging judgmental sa kaso nito. Ma'am, meron doon sa dulo na video na sumisilip siya sa kwarto. Ano po yun? Nasa banyo po ako noon. Kahapon lang po yun. Yun nga po yung nanok po siyang bumili ng mamalengke na po siya. Ganto ganyan. Sinundan niya po ako sa kwarto. Ay, sa CR po. Tapos? Ayun nga po, tinatanong po niya ako anong ulam. Tapos basta daw po mamaya. Alam ko na daw po yun. Ah, so, ibig sabihin, araw-araw gusto niya may nangyari sa inyo? Hindi po alam, siguro kada makalawa po, ganito ganyan. Pero araw-araw po, kahit po sa harapan ng mga pamangkin ko, paano niya po hawak-hawakan yung parte ng katawan ko. O kaya po, didikit po siya sa likuran ko, sabay amba po siya ng gaganunin niya po ako kahit po sa harapan ng mga kapatid ko. Ilan taon po yung mga kapatid niyo? 22 po. May mga minor po? Pamangkin ko po, nandito. Attorney Garrett, magandang hapon. Magandang hapon po, Sir Rafi. Alright, yung binabanggit ni Ma'am Michelle, narinig mo naman kanina pa, ano, nakamonitor ka. Yes, sir. Tama po. Meron bang kaso dito si Tekla? Yes, sir. Napakalinaw po ng kaso dito, no? I would like to first quote yung Supreme Court natin, no, in the case of People of the Philippines versus Edgar Humawan, na walang property rights ang husbands over the body of their wives. Hindi po basta kasal sila, lahat ng gusto nilang gawin sa katawan ng kanilang asawa, pwede nilang gawin. Kailangan po nilang respetuhin yung right ng babae to refuse sexual relations kapag may sakit or kapag ayaw lang ng babae. In that manner, Sir Rafi, under our Violence Against Women and Children Law, itong pagpepwersa mo sa kanya ng sexual advances at wini-withhold mo yung pera
without these sexual advances, pwede yun mapasok sa sexual violence under RA 9262. Mm-hmm. Worse still, kapag nag-succeed po itong si Tekla in having against the will po ng ating complainant ngayon, pwede po siyang mas consider natin as marital rape, Sir Raph. Wow! Oh, mabigat-bigat yun. Yes, Sir. Yung mag-master siya sa harap ng bata, tapos pag nilab siya, papatalsikin niya doon sa kanyang dito kay Ma'am Michelle at papatalsikin niya doon sa bata. Yes, yung, sir. No? Una-una, yung magiging dalawang crime kasi ito eh. Yung pagmamaster niya at papatamain niya ang kanyang likido sa katawan ng babae, yun pa lang, sir, that's acts of lasciviousness kasi kabastusan yun just short of rape dahil walang penetration. Second, yung kanyang ginagawa yun naman sa bata, that's clearly sexual abuse under RRA 7610 or yung child abuse law natin, Sir Rafi, dahil, come on, binaboy mo yung dignidad ng bata, bakit mo siya isa-subject sa ganong treatment? Binaboy yung pagkatao ng bata, Sir Rafi. Ay, so, ang daming kaso ito kung tutuusin. Child abuse and then marital rape. And yes, then, sir. Ano pa yung isa? Yung sexual violence under VAWC. Sexual violence. Tatlong kaso. Puro mabibigat na ata ito. Puro mabibigat nga, sir. Ang pinakamabigat dito is yung marital rape. Dahil siguro, all we need to do is tanongin natin si complainant kung may time ba na napilitan siya through intimidation na ituloy ang intercourse kahit po ayaw niya. By that virtue, sir, mapapakulong natin to. Okay. Ma'am Michelle, ayun po, tanong ni Attorney Garrett, was there a time na kahit na ayaw nyo, napilitan na lang kayong gawin yung gusto niya for whatever reason? Opo. Meron? Opo, yun po. Lagi pong ganon. Laging ganon? So ang pagkakalam ko yan, Attorney Garrett, for each time, one count yun. Tama po, Sir Rafi. For every time na may sexual act na naganap nang walang consent ng ating complainant, that's one count of marital rape, Sir Rafi. Okay. Miss Michelle, ma'am, mga ilang beses yan sa palagay ninyo? Nako, ang daming count to. Narinig mo sinabi natin ni Garrett, for each time na kayo po ay tumatanggi, ayaw nyo sana, pero napupumilit siya at napilitan ka na lang na makipagtalik sa kanya, yun po ay marital rape. Mga ilang beses po nangyari yon sa palagay nyo? Yung pwede nyo patunayan? Ngayon po mga tatlo po, yes, in, napilitan po ako sa kanyang pumayag, tapos mga limang beses po yung nagmamaster na lang po siya. Kahit po katabi ko yung pamangkin ko, kaya hawak ko po yung anak ko. So, Attorney Garrett, so 3 counts yun na marital rape plus 5 counts of child abuse? Yes, sir. Grabe po, no? Anyway, sir, ma-prove lang natin 1 count of marital rape. That's reclusion perpetua or life imprisonment na nga, as we call it. Nobel din yan? No, sir. Kapag if the evidence of guilt is strong, and I think it is strong, then hindi po recommended ang bail dito. Opo. Eh, yung 5 counts of child abuse. Ayun, sir. Combined pa with that, talagang wala na. No? Especially kung may videos tayo to show yung every count na yun, then napakalakas. And I think may mga testigo kasi based sa video, may kasama sila sa bahay. Okay, ito. May nagsabi, mukhang di magkakaso si girl, magugutom sila. Heck no, hindi magugutom si girl. Kung sino ka mang palagay ko, troll na naman to. Ito naman yung troll. Troll, kung sino ka man, hindi magugutom si Michelle dahil susuportahan po ng Wanted sa radyo. Ako po mismo, pera ko po ang ibubus kung suporta dito kay Michelle. Kasama na po yung kanyang mga pamangkin, kanyang anak, etc. etc. So hindi siya magugutom. Baka ikaw, troll, magugutom ka. Okay? Yan ang maliwanag. Pero itong si Michelle, dahil nandito na siya sa poder namin, hindi siya magugutom, and I'll make sure. Sige Michelle, kapag nagkaso ka dito kay Tekla, ako po, ang programa ko po, RTIA, ang susuporta sa iyo, hindi ka magugutom. Promise yan. Bibigyan pa kita ng negosyo, okay? Maraming salamat po. Sige po. Eh po yung naging dahil para na po yung ganda niya klaseng trato niya po sa akin kasi hindi na po talaga asawa turi niya po sa akin. Sabi niya po, aalis po siya ni Pisa, hindi po siya magbibigay pag hindi po pumayag. Tapos uwi po siya, dinikit po siya sa akin, pumaster alam po siya, alam po niya okay namin. Pero hindi niya po alam kung gano'n po ako na-stress, na-depress sa ginagawa niya. Pero wala po akong magawa. Okay, Attorney Garrett, baka meron pa panibagong kaso, patay ka ngayon, Tekla ka. Paano yun dahil sa sobrang ginagawang kawalang yan at pambababoy daw sa kanya, itong si Tekla, nadidepress na siya ngayon. Panibagong kaso ba yan? Yes, sir. May count po tayo for psychological violence, sir. Psychological violence. So marami, yes, sir, na, apat na kaso na yan. Yes, sir. Sa totoo lang, lagpas-lagpas na ng ilang lifetimes ang kanyang pagkakakulong if ma-prove natin yung mga counts ng lahat ng to. No? So, all it
ang nagmamatter na lang ngayon is we should be able to find evidence to prove every count of rape and every count of acts of lasciviousness. Dahil matamaan lang natin yung isa dyan, we will get justice, Sir Rafi. So halimbawa, nag-serve siya ng kanyang dalawang kaso, kasi marami tayong ikakaso kanya, namatay siya, nag-reincarnate, may utang pa siya. Yes, sir. Hanapin natin kung saan katawan siya sumali, tapos papakulong na rin lang siguro natin yun para sure. Patay. Attorney Garrett, maraming salamat sa'yo. Miss Michelle, kailangan pa rin po namin makuha yung side kasi nasa taping lang daw, wait lang daw, hindi kami pwede makapag-wait. Ma'am Michelle, kami po, full force yung programa po, lahat ng programa po ng RTIA, tutulong po sa'yo. Hindi ka magugutom. Sisiguraduhin ko po yan na mabibigyan po namin lahat ng mapangangailangan mo kapag ito'y kinasuha mo. As a matter of fact, magbibigay pa ho kami ng kabuhayan sa'yo to start a new life. Okay, ma'am? Maraming maraming salamat po. Tapos po sa hindi ko po maraming tulong po. Maraming maraming salamat po. Kasi sa tagal po ng panahon na sa kanya lang po kami nakasaktan. Ganyan na ganyan po yung ginagawa niya. Huwag niyo po ibababa ang telepono, ma'am. Ngayon po mismo, meron kagad kami paparating na tulong sa inyo. Magpapadala po ako ng pera sa inyo ngayon pa lang mismo. Ngayon, kung bukas pa yung mga padalang pera. Para may pambili kayong pagkain, sigurado ako gaganti to, hindi siya magbibigay ng pagkain sa inyo. Wala kayong trabaho ngayon, ma'am. Nagbigay ngayon, bago po siya umalis, hindi po siya nagbigay. Tsaka po, ano po ngayon ng anak namin sa center, hindi po niya iniisip. Kailangan po ngayon dalhin sa center yung anak namin. Mangyayari po niyan, ma'am, baka mawala pa sa kanya yung anak ninyo at yan po ay mapupunta yung full custody sa inyo. Okay? Sige, ma'am, huwag niyo ibaba ang telepono. Ako po ay magpapadala ng pera sa inyo dahil alam ko na mangyari sunod nito. Hindi kanya pakakainin, gugutubing kanya. Kaya ako na magsusuporta sa inyo. Okay, ma'am? Opo, opo. Odette, pakisalo. Nakakaawa talaga itong katayuan ni Michelle. But we still need to hear the side of Tekla. Kailangan din natin mapakinggan yung kanyang panig. Kahit na very obvious na po yung nakikita natin sa video, overwhelming na po talaga mga ebidensya na magpapatunay doon sa mga bintang ni Ma'am Michelle, kailangan pa rin natin mapakinggan yung kanyang panig. So, Mr. Romeo Librada, sir, kung tapos na po yung inyong taping, hopefully bukas siguro, pwede naman po kayo magsalita rito. Matagal na namin sinasabi yan dito, kung ayaw po ng inyong partner, kahit na asawa pa yan, huwag niyo pong pilitin. Ayan, sinabi na ulit ni Attorney Garrett, marital rape, at wala rin palang bail. Kung ayaw na kasi ni Mrs., huwag pilitin. Maligo ka na lang, mag-shower ka. Shower ka, cold shower. Mawawala na yung init sa katawan mo. Hindi ka na makapag-isip ng anong kabalastugan. Kuminsang kasi, yan yung manunod-nud ng mga ano eh, porno eh. Mm-hmm. Yung mga mahilig ng mga manood ng porno dyan. Diba? Pagkatapos manood ng porno, ayun na, yung kawalang yan, kamunduhan nila, ibabaling doon sa kanilang mga partner. Kung ayaw, awayin at paparusahan. Magbasa ka nga sa mga netizen. So sabi po ni Red's bracelet na silver is waving. Bracelet na silver? Ah, posas! Ito talaga si Red. Larry, okay. Mutya, hindi makapaniwala. Hindi sila makapaniwala, idol. Galing kay Avelina Cruz Salbahe, galing po kay Cheryl Fernando. Baka po pag-uwi ni Tekla, masaktan si Michelle. Ah, hindi. Dadamputin. Odette, halika rito. Ibigay mo yung telephone number dito kay Michelle sa oras na sinaktan ni Tekla itong si Michelle, agad-agad padadampot natin siya kasi pasok sa tinatawag ng reglementary period. On the spot. Saan ba, saan ba nakatira sila? Anong syudad? Sa Paranaque. Paranaque. O, tawagan mo yung COP ng Paranaque sa kayong mobile. Pag si Michelle umiiyak at tumawag sa'yo dahil sinaktan siya ni Tekla, on the spot padampot natin. Okay? Sige. Congratulations po at meron na po tayong 15.8 million subscribers sa YouTube. Salamat po, salamat po. There is strength in numbers. Yung numero pong yan, yan po ang kapangyarihan na ibinigay po sa atin lahat. Nang sa gayon, magkakaroon na po tayong lahat ng boses na yung kapangyarihan mapupunta po sa nakararami, hindi po sa ilan. Kapangyarihan na gagamitin natin para sa kabutihan, nang sa gayon, ang boses po natin kapag nagkaisa tayo, walang imposible. Lahat ng problema, mabibigyan po ng solusyon. Lalo na doon sa mga kababayan natin inaapi, mga kababayan natin nilalapastangan at nilalamangan. Kaya nga po, kung hindi pa kayo kasama, sumama na po kayo rito. 15.8 million stronger po tayo. Yan po ay dahil sa pagkakaisa natin, marami tayong problema na bibigyan solusyon.
dito sa Wanted sa Radyo. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po sa YouTube channel ni Idol Raffy, Raffy Tulfa in Action YouTube channel. Huwag niyo pong kakalimutan na pindutin yung bell button sa gilid and syempre select niyo po yung all para lagi po kayo nabibigyan ng notifications from Raffy Tulfa in Action YouTube channel.